Tatlong araw yun eh, February 1993. So, nung nahuli ako nung 1992, 2 years pala bago ako naging answered prayer, almost 3 years. No? So, hindi agad-agad answered prayer. But gradually, the Lord was already working in my life. And since 1993 up to now, niminsan po, after that seminar, after that charismatic seminar, since na to now, niminsan po yung paninigarilyo, pagdadrugs, paglalasing, pardon me for the word, pambababae, at yung pagtutulak, yung pagdadrugs, hindi ko na binalikan. Not even once sa buhay ko. Naglingkod ako sa Diyos, I started serving God through the charismatic movement. 1993, 1994, nag-full-time na ako, and name a place in the Philippines, malamang napuntahan ko na. Also in other countries like Hong Kong, Macau, and Shenzhen, China, in serving different Filipino communities. Naging active po ako sa simbahan, naging lay minister, naging lecture commentator, and until now, I'm trying my best to serve the Lord. And, of course, as a good example also for my family. Kasi po, minsan mga anak natin, eh, hindi naman lagi pwedeng, anak, magsimba ka. Anak, magsimba ka. Anak, gawin mo to. Anak, gawin mo yan. Dapat makita mismo sa atin na ginagawa natin. Kaya, sila na mismo ang nagre-remind ko minsan sa atin, or sa akin rather. No, kapag kumakain ako sa fast food, sumisimple ako, kunyari nakakalimutan ko mag-pray, susubo ako, sasabihin ng bunso ko, Dad, nakalimutan mo mag-pray. Tine-testing ko lang sila noon. Ah, galang ba? O sige anak, lead the prayer. At hindi sila nahihiyang mag-lead ng prayers kahit na sa fast food restaurants. So, yun po yung buhay ni Brother Francis. At the same time, ang bunso ko is also serving God through the community. Wife ko rin po, naglilingkod rin po sa Diyos through the community, charismatic community. At the same time, lector commentator din po siya ng dalawang parishes. Isang military ordinariate at saka yung parish po namin dito sa Green Meadows, Quezon City. Ano pa ba? Yun po yung buhay ni Brother Francis. No? Kaya kung minsan pag sinishare ko yung aking old life, eh, maraming nagugulat. Wala raw sa intsura ko ang pagiging isang drug pusher, drug addict. At buti nga nahuli ako during that time, noong 1980s, 1990, kasi kung nahuli ako malamang nung nakaraan administration, malamang iba intsura ko sa dyaryo. Bro Kicks, nabanggit mo sa akin, no? There's this gap na from that prayer na ginawa mo and then to that time na in-invite ka na nga ng papa mo to attend the CLLS life CLSS Christ ano si ibig sabihin na? Ano sing CLSS Catholic Life in the Spirit yun. Seminar yan. CLSS o yun. There's LSS. This 2 years ba na nabanggit mo, so yes, parang almost 2 years, 3 years. Ano yung naging kwento nun? Ano yung naging parang nasa gitna? Oh, yung nasa gitna kasi meron 'yun eh. Nasa peak ka ng loneliness nung sinabi mong Lord, hindi ko na po kaya. To that time na mag-a-attend ka na at sinasabi mo sa akin that is the answered prayer. Pero ano yung naging reflection ni Bro Kicks during those time? Yung pagitan no, nung sinabi kong Lord, hindi ko na po kaya. Actually, nung yung dinasal ko yung Lord, hindi ko na po kaya. Bangag na bangag ako noon eh. Talagang lasing na lasing, bangag na bangag. Namulat ako na hindi ko na kaya. And so, bago ako tinawag ni Lord sa CLSS or in Life in the Spirit Seminar, yun almost 3 years na yon, I was trying my best to renew myself out of my own strength. So, nabibitawan ko yung bisyo, isang linggo, dalawang linggo, tapos babalik na naman. Isang linggo, dalawang linggo, babalik na naman. And then I remember nga, kasi laki ako sa mga eskwelahang Katoliko, I go to confession, tapos yung badada pa uli ako. Dumating yung point na, yung frustration, frustrated ka. At pumasok din sa isip ko during that time, may pakialam ba ang Diyos sa buhay ko? Is God listening to me? Pero, buti lang yung nanay kong madasalin eh. Kaya dun sa mga nanay ho natin na kung buhay pa sila, no, mahalin po natin sila. Yung nanay ko madasalin, siguro napansin niya na naliligaw ng landas. Hindi, syempre, mahahalata naman ng mga magulang yun kung naliligaw ng landas yung mga anak. Eh. Ang ginagawa ng nanay ko, pinipray over ako halos gabi-gabi. Yung pray over niya, ipapatong niya yung kamay niya sa ulo ko habang ako'y natutulog. Madaling araw. At minsan nagugulat ako eh. Sino bang hindi magugulat nun? Patay ang ilaw, ang himbing ng tulog ko. No? Pag ikot ko sa higaan, may nakatayo sa gilid ko. Nakaduster na puti, buhaghag ang buhok, nakataas ang kamay. Sino ba
hindi magugulat nun. Kaya... Magbabalik pa rin po ang programang Nakikinig at Nagpaparamdam. Like ko, love ka.